apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ng isang Etiopeng yunuko, siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng yunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang yunuko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kong mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaita ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng yunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng yunuko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe. Maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso, sumagot siya. Sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng yunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng yunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang Salita ng Diyos. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos, inyong iparinig papuring malugod, iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya pinabayaan. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw, lapit at makinig ang nagpapangaral sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay, ang kanyang ginawang mga kabutihan nung ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin, at ang nalalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw, nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin, hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat.
patuloy po yung ating pagdiriwang sa panahon ng muling pagkabuhay, at sa mga araw na ito ay pinagninilayan po natin ang tinapay ng buhay na siya naririnig po natin sa ating ebanghelyo, lalo na sa araw na ito, na pinapaalaala din sa atin yung tinapay na nagmula sa langit, yung tinapay na nagbibigay buhay. At alam din natin na ang Eucharistia ang tinitingnan din natin o tinatagurian nating tinapay ng buhay. Itong mga nakaraang araw, itong mga nakaraang linggo, ramdam natin yung pagkagutom, no? O yung pananabik natin sa tinapay ng buhay. Bagamat nakakapag-misa kaming mga pari, pero nakikita at nararamdaman din namin yung pagnanais ng bawat isa ng bayan ng Diyos na makatanggap sa banal na Eucharistia, na makatanggap sa banal na komunyon, na matanggap si Jesus bilang tinapay ng buhay. Alam din namin yung inyong pagkagutom, yung inyong pagnanais. Ngunit gaya ng paalaala din ni Pope Francis, no, sana itong nararanasan natin ay huwag sanang maiwan lamang doon. No? Baka mamaya magkaroon din tayo ng kamalayan na masanay na lamang sa ganito. Ay okay na, nakapagsimba na ako online at hindi na ako magsisimba at hindi na ako tatanggap ng banal na Eucharistia. Sa sandali na nawala na yung pagkakataon o nawala na yung mga harang, nawala na yung mga balakid para sa atin na makapagsimba at makatanggap ng banal na komunyon. Sana itong karanasan lamang natin yung magpalalim ng ating pananabik sa pagtanggap kay Jesus sa banal na Eucharistia. Ngunit sa mga sa pagkakataon nito na tayo'y napipigilan pa, sa mga sandali na tayo pa'y parabang napipigilan na hindi matanggap si Jesus sa banal na Eucharistia, maganda ring balikan, kamusta rin ba tayo sa sandali na tinanggap natin si Jesus noon, sa ilang beses tayong nakapagkumunyon, sa ilang beses tayong nakapagsimba, sa ilang beses tayong nakatanggap sa Kanya bilang tinapay ng buhay. Dahil ito rin yung magandang paalaala para sa atin na yung tinapay ng buhay na tinanggap natin ay pinapalakas din tayo bilang mga Kristiyano. Pero hindi lang naman ito nagpapalakas ito sa atin na tayo mas manalig pa. Hindi lang ito nagpapalakas sa atin upang magkaroon pa tayo ng mas matibay na pananampalataya sa ating pagdarasal. Subalit ang tanong din sa atin, sa pagtanggap natin kay Jesus sa banal na Eucharistia, nararamdaman din ba natin yung gutom ng bawat isa sa atin? Nararamdaman din ba natin yung pangangailangan ng ating kapwa, lalo na ngayong panahon ng sakuna? Upang sa gayon, mas maramdaman din natin na yung tinapay na tinatanggap natin ay hindi lamang para sa atin. Ito'y may kaugnayan sa bawat isa. Yung Eucharistia na tinatanggap natin ay hindi lamang pagkapatid ng gutom ng pansarili nating mga tiyan. Hindi lamang pagkapatid ng gutom ng mga sarili nating kaluluwa. Kundi ito'y magpapaalaala din sa atin nung ugnayan natin para sa bawat isa. Yung gutom ng aking kapwa ay gutom ko rin. Yung pananabik ko ay pananabik rin ng aking kapwa. At sa gayon, kahit sa mga maliit na gawain natin, sa mga maliit na pag-abot natin ng ating kamay, ay mapaalaala din natin, magkakasama tayo, lalo na sa panahon ngayon, panahon ng pagsubok, panahon ng sakuna. At dahil sa mga pagkakataon na yon, nararamdaman din natin na dinadala din tayo ni Jesus palapit sa Kanyang Ama. Kasama natin si Jesus. Siya ang nagpapatibay ng ating kalooban, siya ang nagpapatibay ng ating kaluluwa. Binigyan niya na tayo ng baon. Paano natin ginagamit yung baon na iyon? Narinig natin ang salita ng Diyos. Tayo na po ang bahalang kumilos. Panalangin kay San Roque. O Panginoon kong Diyos, ikaw na nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahatiran mo siya ng kaputol na tabla. Pinagtibay mo ang pangako sa kanya upang ang sino mang dapuan ng salot ay hindi maano sapagkat siya'y deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa kanyang buhay. Ipagkaloob mo na kami ay maligtas sa mga salot na nakakamatay sa kaluluwa't katawan. Pakundangan kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. San Roque, pintakasi laban sa sakit at salot, ipanalangin mo kami.